Hello. Hello, sir. Kilala mo pa ako? Oo. Sino ka po ba? Pwede ako pumasok sa loob? Oh, sige, pasok ako. Ang sikip ng kwarto po na ninyo. Ay, tanggapin mo na eh. Oo, makatulong sa'yo ang 3,000. Anong gusto mong sabihin? Thank you po. Jesus. Yun. Yun po mga kababayan, no? Nahanap na po natin yung bahay po ni Rosalinda, yung nanay po. Nay, anong pangalan mo, Nay? Marilyn. Yan, siya po yung nanay ni Rosalinda, na kung saan ay siya yung kumuha doon sa kay Rosalinda, doon sa tita niya, kung saan natin inihatid. Kaya ngayon, kamustahin natin. Ito po ba yung ano sa pinapagamot niya rin? May gamot din iyong? Pinapagamot ko sa ano, madali ko yun. Mayroon sa iniinom niya dyan sa ano. Ah. Gusto ko nga sa ano para gumaling ba siya? Gamot. Yan po, no? Magkabotin po tayo ng pambili ng gamot para pang-additional po dito. Tutulungan natin mga kababayan sa abot ng ating kakayahan. Kaya punta natin sa loob ng bahay po mga kababayan. Papasok na kami sa loob po mga kababayan. Umuupa kayo dito, Nay? Naupa. Magkano ang upa nyo dito? 2,500. Ang grabe. Madilim na ya. Kasi ako matirahan nung dumating yeah. Ito. Pinakiano ko muna doon sa... Para, binukod mo siya? Hmm. Po mga kababayan. Madilim. O yan, nagtatawa ba ka na? Buksan mo to, may bisita ka. Ang Salinda. Basta buksan mo ito. No? Hello. Hello, sir. Kilala mo pa ako? Oo. Sino ka po ba? Pwede ako pumasok sa loob? Pasok. Oh, sige, pasok ako. Ang sikip ng kwarto po na nila. Ay, dito kayo na tutulog. Sige. Sige, pasok ka po, Nay. Hello, Nay. Pasok ka. Nay. Ay, Nay. Ate, kamusta ka? Dami, ano, dami. Salubong ko sa'yo. Medyo, ano dito? Maliit lang ito eh. Dito po sila mga kababayan. Ano, yung upa namin dito eh. Alala mo pa ako? Alala po kita yung sinakyan ng kotse. Ayan, kamusta ka na? Okay po. Mabuti eh, nahanap kita kahapon, naghanap ako sa iyo. Nahanap ko yung mama mo. Naligaw-ligaw ako. Layo lang lang. Nakarating ako doon. Mabuti, naka-uwi ka na dito kay mama mo. Kayo lang dalawa dito? Ako po lang. Ay, sa kami dalawa po yan. Bibinda silang kalenderiya eh. Ay, nang ano yan? Maayos na siya ngayon. Oh. Medyo okay na siya. Hindi siya tulad nung nakuha natin. Medyo ano talaga siya. Medyo ano. Kaya lang Aper. Isa sinasaktan niya yung sarili niya. Nakawala siya pag ano. Nasa pag-iisa po nakasaktan. Huwag mong saktan yung sarili mo, ha? Kamustahin kita palagi dito. Bisitahin kita palagi. Gusto mo? May gamot kang iniinom? Ano inom niya, Nay? Ay, kung gusto ko nga sana talaga yung... Ano siya? Yung atin dito may ini-inject ba? Ito yung gamot niya. Itong residue, nagwawala siya rito. Dapat ito pang umaga. Pero dati talaga, yan ang gamot niya. Umaga at hapon. Yan na ulan sa pinayan. Mm-mm. Ano po ang trabaho niyo, Nay? Wala, ganyan lang. Matitinda-tinda. Ah. Nakulang ako, kaya nga inisip ko. Kaya kailangan talaga may pambili ng... Kailangan may gamot siya. Hindi ko naman pwedeng iwanan. Kundi yan lang talaga na magtinda. Masustain mo lang siya ng gamot. Maibsan yung kanyang naramdaman hanggang na umayos siya. Para makatulog siya. Pag di kasi siya nakakatulog, yun, nagwawala. Naalala mo pa yung kasama mo? Opo. Naalala ko po yung kasama. Anong pangalan ng kasama mo? Ano Kuya pang... Eddie Boy? Kuya Eddie Boy? Ayun po si Kuya Eddie Boy. Sabi, umuwi ka na sa inyo. Tahanapin ka ni mama mo. Sinauli na ako. Tinulungan ko yun. Binigyan ko siya ng sidecar. Diba may sidecar siya? Binago ko yun. Nagpagawa ako ng bagong sidecar. Ngayon, hindi ko na nakita. Di ko alam kung saan napunta. Baka nakarating na sa malayong lugar. Ayan po, si Rosalinda. Nabisita natin ngayon at... Dito lang po sila. Umuwag ka, no? Upan mo dito, Nay. 2,500. Kasama ilaw at saka tubig. Malit na. Ano yung tinitinda mo? Yung peaceful fish yung... Ay, yung see. Yung nandun sa labas. Kasi hindi lang siya pwedeng iwan para magtrabaho uli ako. Anong trabaho mo dati? Sa bahay ako mag-iwan. Sa
Kuya, inong sige. Kain to. Kain ka muna. Kainin ko isa ko pa sarawa. Yung po mga kababayan, no, yung buhay lang po ng nanay ni Rosalina ay nagtitinda po ng fishball para hindi siya makalayo dito. Mababantayan niya po si Rosalinda, kaya kailangan niya po ng tulong po talaga, no? Si Rosalinda para sa pantusto sa kanyang gamutan at yung pampuhunan, pwedeng mabigyan ng puhunan ito si nanay para mas makasustain pa po siya. Sa ngayon, mag-abot ako ng kaunti lang. Opo, sige po. Ha? Opo, sige, tatanggapin ko po. O, kumain ka lang muna dyan. Sumasagot siya eh. Chicken joy yan. Tsaka yung alat ko mga fries. Mm-hmm. Oo. Pangalat siya, kainin ko na lang ngayon. Magda- oh, marami ka pera, daddy. Ah. Ay, daddy, kuya. Ang pangalan mo po? Kuya Raymond. Raymond? Oh, Raymond. Raymond, opo. Raymond. Bibigyan ko si mama mo ng ano, ha? Opo. Pambili ng gamot. Pangkait pang gastos. Oo. Ate, tanggapin mo to. Malit na halaga ito. Pero tuloy-tuloy at kung anong magagawa ko, kung anong kaya kong gawin. Mag-abot ako ng tulong dito para sa gamutan niya at bisita din ako dito para mag-update sa kanya. Kailangan ko nga ng ito na lang dyan para sa anak ko. Sa? Kailangan ko talaga tanggapin mo, buti nga may alay tayo 3,000, pwede sa bahay dito ibayad mo kasi ibayad. Para lang sa gamot mo to? Opo, sa gamot. Gamot. 3,000 lang. Opo, pwede na po yan. Sa sunod, babalik ako dito. Iano ko to. Dagdagan ko. Mag-adbigay pa ako, ha? Di mo na naalala yung ano mo? Yung si Kuya Eddie Boy? Kuya Eddie Boy. Mahal ka daw niya eh. Mahal ka daw talaga niya. Di siya makamove on. Sabi, sa uli mo na yan kay mama. Nayo, ay, tanggapin mo na eh. Makatulong sa'yo, 3,000. Hindi ito pwedeng lupin gano'n na? Ano lang? Ganyan lang, pero huwag mo tupiin na tupiin talaga. Ganyan lang siya. Ang pag mga bagong pera, gano'n yun. Mag-ingat ka dito. At yung sarili mo, lagaan mo ha. Ang ganda mo pa naman. Ang daming nakakilala sa'yo. Ang ganda nga po yan. Lalo na po nung... May mga nag-send sa akin ng picture niya nung ano pa siya. Yung okay pa siya. May itsura siya at maayos. Maganda po yan eh. Talagang ano, hindi ko maalam bakit ito ganyan yan eh. Maganda. Kaya nung nag-aaral siya. Matalino daw ito? Matalino yan. Nung nag-graduate nga siya ng torture, siya nagkaganyan. Hindi ko rin alam. Kasi diba? Ang sabi niya ba, kapag ka... dati ako nagtatrabaho naman lagi. Pag nasubraan sa talino, nagkaganon. Hindi ko rin alam. Basta noon, ito, may nagakit sa kanya. Sabi na walang malay daw yan. Ito daw ang nagsakit. Inatid siya sa akin ng classmate niya doon. Oo. Sabi, ate, na walang malayan niya itong anak niyo. Sumakit daw ito. Ano naman nagsabi sa akin kung ano nangyari sa kanya. Basta ito. Pero, na-okay naman na siya noon. Tapos ng mga ilang araw. Tapos sabi ko, pumasok ka na uli. Ayaw na niyang pumasok. Ay, hindi ko alam kung sa school o kung naano siya sa school. Kung sino. Taga ano talaga kayo? Taga Bicol? Alayo, Kapalunga lang Kapalunga. Kami. Kapalunga. Alayo, Kapalunga. Na-assign na rin ako dyan sa Kapalunga. Sa proper mismo. Mm-hmm. Yung Alayo, napasok na namin yan. Ay, may mga... pero yung ama lang niya doon, ako, mas bati talaga ako. Pero na mas bati ako. Ah, mas bati ka. Ang ama lang niya. Kayo pa rin ng tatay niya? Kayo pa rin ang papa niya. Pero hindi na kayo, okay? Hindi na. Pero tumatawag siya. Ano kami, pero hindi na ako naan sa kanya. Kaya hindi na ako. Ikaw na ngayon nag-aalaga nito? Ako lang. Kasi ako naman, kahit nung nagkasakit yan, ako naman lagi nag-aalaga sa kanya. Walang iba. Walang tumutulong sa akin. Hanggang sa binigyan ako sa barangay ng, ano, yung walis-walis kami dalawa, 1,000. Ay, nag-upa kami. Magkano upa namin dati? 3,500. Ay, ano, nagtitinda ako. Minsan matumal, kulang. Kaya hanggang napaalis kami roon. Kaya nagtrabaho ako. Ayan po mga kababayan, itong vlogs natin ay ito po ang magsusupport sa kanila. Umaasa tayo na maraming makatulong dito sa mag-ina kay Rosalinda, mga kababayan, dahil nakita po natin yung kumbaga wala din pong sapat na pinagkukunan yung nanay. Dalawa lang po sila, mga kababayan. Kaya kung ano po ang kaya nating gawin, umaasa po tayo na marami pang makatulong nanay. Sa pamagitan ng ating video, maraming makatulong sa inyo. Baka mabigyan ka pa ng ano mang pangkabuhayan. Ano pa ba alam mong pangkabuhayan nanay na pwede sa inyo? Ano?
Bukod sa peaceball. Marami po, alam mo yung pag luluto ng mga ano, kasulang ako ng punan. Mm. Dito lang talaga kayo? May mga kamag-anak kayo dito sa paligid? Wala naman. May mga kong kapatid dyan sa hukong, babae rin. Pero may anak na maliit. Yun lang. Tapos may mga kamag-anak ko sa Masbate. Mm. Ako lang dito at saka yung bunso kong ano, kapatid dyan sa hukong. Ah. Dito lang talaga kayo? Sobrang init dito. Paano kaya kung mayroong makatulong sa atin na malipat kayo sa mga lugar na hindi tulad dito para maliwalas, makapag ano kayo, makapagtinda kayo kung anong gusto, pwedeng hanap buhay nyo. Okay kaya yan kung sakaling mailipat kayo? Siguro po, pero saan naman po ano? Hindi, kung sakali po. Kasi sa pagkakataong ito, tayo ay umaasa na maraming makatulong. Isa yung sa aking mga iniisip, kung sakali bang may nais tumulong na ilipat kayo ng lugar para si ate malaga ng maayos at makapag dinatinda ka. Bisibisitahin pa rin po natin itong vlogs natin sa kanya. Update natin sa kanya ay para ito sa kanya po, mga kababayan, no? Sa kanya po natin ito, tulong ito. Kaya nandito pa rin tayo. Nanay, meron ka bang gustong sabihin sa lahat-lahat? Sa mga makapanood sa kanya, sa pagbalik ng anak mo sa kayo. Ayun lang, nagpapasalamat ako doon sa inyo, tapos sa staff nyo, tapos sa nagtulong dito kay Reza, yun yung si Kuya Ide. Kuya Ide. Salamat sa pag-ano niya, kasi ay nahanap ko talaga siya. Sabi ko, saan na kaya napunta yung anak ko? Tapos ako sa trabaho ko, tapos pag didiyo ko, hinahanap ko dito siya dati. Hinahanap ko siya sa mga tuloy. Paano ba siya nawala? Dati. Dito na siya sa Las Piñas. Dito sa Las Piñas. Sabi, ano, diyo po nung Linggo, tapos nung, ano yun, 17 nang nawala siya, Sabado, tapos Linggo, 18. Pagdating ko ng Linggo, na umaga, may pasalubong ko sa kanya yung paborito niyang tinapay na may palaman. Tapos kasalubong kagad sa akin nung ano, nawawalaan niya si Rizalin. Wala na? Nung Sabadong gabi, mga alas 11 niya ng gabi. Tapos nagtanong-tanong ako dun sa mga kapitbahay kung bakit na wala ito. Ang sabi niya, nung gabi niya dito daw siya kay ate, ano, sa dumitindahan kasi doon, Kalenderia, doon daw yun. Nakaupo-upo naman niya doon. Tapos sabi niya, may pinsan din ako dyan. Sabi naman niya kay Rizalin, sumama ka na doon sa pinsan mo. Sabi naman ang pinsan ko, sumama daw siya. Tapos, sabi daw niya, umuwi na. Pero hindi naka-uwi. Tapos hindi naman na umuwi. Sinong kasama niya sa bike? Kayo lang? Dalawa talaga? Nung iniwan mo siya, nagtrabaho ka, siya lang mag-isa sa bahay? Hindi. Sino? May kasama siya. Ah, hindi lang. Umalis lang siya talaga na hindi siya, tapos hindi siya nakabalik? Hindi. Kasi, kung umalis siya, hindi niya alam yung babalikan yung bahay niya. Ay, oo nga. Kasi siya. Ano kasi itong lugar? Kaya, pag kami dalawa, halimbawa, lumabas siya, sinusundan ko agad siya. Ayun, nagbabantay sa kanya, hindi siya sinundan. Sabi ko kasi, sundan siya. Pag halimbawa, lumabas siya, sundan. Kasi kaya hanggang siya nakalayo siya. Pangatlong bisis ko na itong binigyan ng tulong si Kuya Eding. Yung pangatlo na, naano ko na siya, nakita ko na mayroon siyang kasamang babae. Ito na nga. Naano ko ba ito sa video, na nisin sa akin nung pinsan na ito sa pamangkin. Sabi niya, Ate Marilyn. Pero Marilyn yung ano, Ate Marilyn yung, di ba si Rosalina niya yun, nakita ko sa video, may nagsin daw sa kanya. Binisin naman niya sa akin. Ay may, doon sa trabaho ko may wifi ako, kaya mabilis kong nakita. Ay po, ano, si Rizalin. Tapos yun, napanood ko nga yun, yung si Kuya Ibe na nagano sa kanya. Na sasabi, wala na niya naghahanap dito. Sabi ko naman, ay doon. Walang naghahanap. Marami naghahanap kay Rizalin. At araw-araw hinahanap ko yan. Kaya nga, yung letter ko sa barangay, sa pulis. Huwag anak, sa pulis. Lahat na pinaano ko yan, pati sa mga DSWD. Inano mo talaga. Inano ko talaga siya. Kaya nung time na yon, yung natanggap ko yung misis ni si ate, yung nasa Bagtas, yung tita niya. Si ate si Insya, na hinahanap na ito ng nanay. Kaya nung gabi na yon, inikutan ko buong Cavite na mahabol ko ba. Mahanap ko si Kuya, mahanap siyang dalawa. Kaya hindi ko nahanap talaga. After 2 days, araw-araw ko nag-iikot mong Cavite, hindi ko natagpuan. Hanggang doon na may nagtimbre sa akin na may nakapansin sa kanilang dalawa ang direksyon papuntang Nasugbo. Kaya sinundan. Kaya kinaumagahan, umaga pa,
sinundan ko lang kaagad hanggang naabutan ko sila doon sa may bundok na, bukid na. Walang kabay-bahay doon. Papuntang nasugbo na sa Kibyang Tunnel, doon ko na siya inano kinuha. Kasi nga kung naisip ko kasi kung hindi siya makuha, mas mahirap baka lalong lumala siya. No, yun nga, kasi maintenance pa siya talaga yung gamutan niya eh. Yun ang sabi ng doktor, maintenance yung gamutan ni Rizal. Kaya, huwag ka nang umalis ha, dito ka lang ha. Napag ganyan-ganyan siya. Pero kung nagaling yan, pag yung... Dalang kita palagi ng anong pagkain. Ang gusto mong pagkain? Anong gusto mong pagkain? Ha? Ano daw gusto mong pagkain? Ano, fried chicken? Yan, French fries, oh. Gusto mo yan? Yan, ayan o, French fries kilid. Yan, masarap yan. Pagka ayos ka na, tulungan mo si mama mo, magtinda kayo ha. Marunong ka magtinda? Anong tinitinda mo? Ha? Maruya. Oh, paano ka magtinda ng maruya? Oh, example daw, bintahan mo ako. Paano mo ialok sa akin yung maruya? 5 piso. Pag ako hindi pwedeng libre. Bakit hindi pwede? Tinitinda daw talaga. Oh, tulungan mo si mama pag uwi ka na ha. Yan. Ilang taon ka na ngayon? 28. Ah, 28 na pala, akala ko 24. 28 na yan. Ah. September 18 yan, 1996. Anong gusto mong sabihin kay Kuya Ide? Hello, andito na for me. By twos. Hello, hi. As in, I'm Rizalin. I'm Thermo. Hello. Hey, girl. What's your baby business? Is this business? Hello. Hi, there. Anong sasabihin mo sa akin pala? Anong sasabihin mo sa akin? Ha? Anong sasabihin mo sa akin? Salamat po. Tsaka salamat din kami. Thank you sa po. Jesus. Yun. Magaling kumanta ito eh. Oh. Alam mo po lang kung makanta ako? Oh. Kantahan mo ako ng isa. Isang bisis. I see you. Nanalo ito sa amateur. Third place na lang siya. Pangatulong lagi siya. The laughter, the sorrow, pictures in time. Magaling. Narinig ko siyang kumanta ito. Magaling kumanta. Sumasali pa na sa contest. Magaling pa yan. Mabuti na lang hindi ko pinakalbuhan ito. Sayaw lagi yan sila. Pakalbuhan ko sana nung ano, kaya sabi ko ang pamilya na lang mag-decide dito kasi maraisang kuto. Ngayon okay na. Ginamot na. Bibili ko ng ano yung sa kuto. Wala na. Wala na kuto. Yeah, ayos. Maligo ka, maligo palagi ha. Mm-hmm. Tapos huwag ka na lumabas dito ha pag wala si mama. Baka hindi ka makabalik. Alis mo na ako. Ha? Alis mo na ako. Mauwi na daw siya. Uwi mo na ako. Babalik na lang ako, ha? Oh, salamat na kayo. Salamat. Oh, salamat. Salamat na niya sa pagtanggap at sikapin natin kung anong pwede maitulong natin kay Ate Rizalin. Umasa tayo na marami pang makatulong sa inyo. Tulad po sa inyong tirahan. Kasi mga kababayan ko, inyong makikita talagang ang hirap po mga kababayan. May tinda ka dyan sa baba? Mayroon. Ay tara, titingnan ko. May Ate Rizalin, bye bye. Masama ka dito, halika dito na. Labas mo na kami. At may tinda pala si ate dito. Mga kababayan. Yeah, masikip. At mainit po mga kababayan, madilim yung area. Ito yung ano mo? Ito yung negosyo po pala ng nanay ni Rizalin. Sige. Pagka ano, mag-isip tayo kung anong magandang negosyo na pwede mong pagkikitaan, na pwedeng makasustain sa kanya, sa gamutan. Importante yon. Ikaw nagluluto lahat yan? Okay, okay naman yung kita mo dyan. Sa, pag naubos lahat yan, te, magkano yan, te? Pag naubos yan, mga 400. Yung puhunan mo yan, magkano puhunan mo yan?
Ah, okay. Sige. Planuhin ko 'yun ha, yung para sa kanya kasi si Kuya Ide pinlano ko na 'yun, tulungan na natin 'yon. Kaya ngayon, magpupukos tayo ng tulong sa inyo. Sa inyo na naman para kay Rosalinda. Sige. Nay, dito muna ako, Nay, ha. Bilhan mo lang muna siya ng ano yung gamot. Magkano ba yung gamot? Mura lang naman, di ba? Ano, 90 tang isang piraso. Ay di, bilhin mo lang kahit yung 2,000 sa gamot, yung 1,000 sa ano muna. Bigas yung pagkain. Sige, pandagdag mo dito. Pagbalik ko, dagdagan ko na hindi uli. Planuhin natin, iba natin gawain. Alis muna ako. Aber, wag nang lumabas ha, para hindi ka mawala. Ate, dito muna ako. Sige po. Yan o. At ayun na po mga kababayan, no? May mga plano po tayo para sa kanila. Makatulong po dito. Nakita natin yung kalagayan mga kababayan. Talagang mahirap po. Mahirap yung sitwasyon nila kaya kailangan po ito ng tulong. Naway ay maraming makatulong po sa atin. Kung ano mang magawa natin mga kababayan. Kaya maraming salamat po sa ating mga nagpanood. Sa ating mga followers at subscribers. Maraming salamat. Alam ko po ay nandiyan kayo nakasuporta sa ating gawain. At sa mga nais pong tumulong po dito sa kanya, sa kanilang mag-ina, dito tayo handang maghatid ng tulong sa abot po ng ating kakayahan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout natin sa ating mga kaibigan, no? Mga OFW. At sa buong team Kalingap, so una po ni Kuya Val Santos Madubang, atid ng Kalingap Rav. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay! Hanggang sa muli po mga kababayan. God bless!